Hello, mga ka-friendship! I'm here again para ipagluto na naman kayo ng isang recipe ng gulay na kahit mga bata ay talaga namang magugustuhan. Ito po ay ang okra omelette. Oh guys, natanggalan ko na ng buto. And after nating tanggalan ng buto, ikat naman natin siya ng ganito. Para mabilis lang siyang maluto. Parang kasing laki din lang ng ano, pag iwan natin ng siling haba. Sasama ko siya mamaya sa pag-isa. Ng konti lang. Konting minuto para hindi na siya ano, nahirap. Naman pong siling haba, kahit isa lang po, maglagay po tayo. Ano po siya eh, pangtanggal ng umay at saka pampabango na rin po sa linuluto. Lagi po akong may sili kasi paborito po ng mga Bicolana yan. Ayan. Pampasarap po kasi yan sa lutuin eh. Ikat din lang po siya natin ng maliliit para makain man siya ng mga bata, hindi siya mahalata na sili pala yun. Ayan. Konti lang. Pati na rin po itong aking cilantro ba to o kenchay. Kenchay po dito sa Philippines. Ayan. Cut din lang po siya natin. Yan yung mga dahon-dahon na gusto ko. Laging kasali sa linuluto ko. Para mabango ang aking recipe lagi. Gustong-gusto. Okay. So ito po ang mga kakailanganin natin sa pagluluto ng okra omelette. Bawang, sibuyas, kamatis, black pepper or paminta, powdered po siya, siling haba, kenchay, ground pork, all-purpose flour, egg, salt, and seasoning. Okay, isa na natin ang kalan. So mga ka-friendship, igigisa ko ng konti ang ating main ingredients para mamaya kasama po ng ano ng ground pork para mamaya po hindi siya matagal lutuin pag ginawa na natin siyang omelette. Kailangan natin yung bawang, garlic, at least 4 cloves of garlic. Laging ginigisa yung bawang na uuna kasi mabango siya lalo na pag nag-golden brown. And then next yung onion. Kailangan kung maliliit lang yung pagkahiwa natin sa kanya. Sa ating mga rektado. Itong tomato, pwede natin ilagay siya mamaya after na huwag na natin isama sa binisa para masarap. Actually, ground pork lang naman talaga kailangan lutuin ko dito eh. Kasi meat siya. Pwedeng konti lang po na pork, ground pork ang ilagay nyo. Yung talagang gulay lang talaga. Medyo dinamihan ko lang po ito. Yung konti para sa mga bata. Ito talaga sa sinila, hindi nila malasahan yung gulay. Lagay na natin yung black pepper. Paminta. Ginigisa muna siya para mas
na lasa. So, ayan guys. Pag malambot na yung ating ground pork, lagay na natin yung okra. Isa natin siya ng pork. Actually, mabilis namang maluto ang okra eh. Mag-i-steam niya lang po. Kadalasan. Gusto ko lang siya. Isama dito sa ground pork para mas malaso na po siya mamaya. Takpan muna natin siya. Another minute. So, ayan guys. Tingnan na natin. Yan, tama na yan. Ito na yan. Pag-insin lang. O, ayan mga ka-friendship. Dito sa kawali, ito, na pinag-gisahan ko, dito ko na rin siya haluin lahat. Kasi masamahin lang po natin lahat ng mga ingredients. Kamatis. Tapos, kanina po pala, hindi ko siya nalagyan ng, ano, ng salt. Lagyan po natin siya ng konting sim. And then yung seasoning. Tapos lagay na rin natin to. Ilagay na rin natin yung sili. At yung kenchai. And then yung ating all-purpose flour. Para maging firm yung ating omelette mamaya. Maglalagay po ako niyan kasi ayoko ng egg lang. Main ingredient. Yeah. Just make halo-halo. Halo-haloin lang po natin siya. Ooh, maraming kulang yung aking egg. I think magdadagdag ako ng egg. 4 eggs yung linagay ko kanina. Marami kasi siya guys. Siguro magdadagdag ako ng mga 2. 2 pang itlog. More egg, please. Dagdag tayo ng 2 pang itlog para mas masarap. Inipin natin siya. And mga ka-friendship, pag mainit na yung pan, yung mantika, lagay na natin yung ating gisang okra. Spread lang natin siya. Tayin lang natin siyang maluto yung ilalim muna.
Then mamaya babalikan natin siya. Tapos, kailangan yung apoy, nasa medium heat lang po siya. Huwag masyadong malakas para hindi agad nasusunog yung ating ilalim ng niluluto. Yan. Malalaman mo siya na okay na, pwede na siyang baliktarin pagka ganitong medyo buo na siya at medyo ano nyo ng tinidor. Buo na siya. Babaliktarin ko po siya. Oops! Ay, hey, 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 hey. Yan. Tapos, baliktarin lang natin siya ng ganyan. Wait lang. Ang hirap yata. See? I did it! So, ayan na po mga ka-friendship. Kita nyo naman, luto na yung ating unang side. For sure, kakainin to ng mga bata kasi akala nila mamaya pizza siya. Hintayin na lang po natin maluto yung the other side. So, let's get back into it. Tingnan po natin. O, ayan, luto na siya. Tama na yan. I'm done cooking. Natin kung maganda yung ating pagkakaluto. Ito na po yung ating finished product. Luto na siya. Ikakat ko lang siya para mamaya dun sa ating picture.